So now, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magso-solve kay Paymath. So, ipapakita ko siya sa screen, maybe dito. I-share ko sa inyo kung paano iso-solve si Paymath. So, first, of course, mag-download ka ng app. Pangalawa, mag-download ka ng calculator mo kasi kailangan talaga natin ng calculator. Hindi natin maso-solve si Paymath gamit ang mata lang natin. Hindi yan 1 plus 1 equals 2 or 2 plus 2 equals 4. Hindi ganun si Paymath. So, medyo mataas yung number niya. So, kailangan natin ng calculator talaga. And the good thing about Paymath is ina-allow nila na magamit tayo ng calculator sa pagsosolve. So, yun. So, first, of course, mag-download ka ng app. Download ka ng calculator. So, floating calculator. First, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko dati or hanggang ngayon ginagamit ko pa rin si AI keyword. AI keyboard kasi yun ay my calculator. So, sabi nila, bawal na daw yung ngayon. Pero yun pa rin yung ginagamit ko. Hopefully, hindi ako maban. So, pagkatapos mong mag-login, tapos mong mag-login, yes, magla-login ka na ng account mo. After nun, so, mapunta ka sa dashboard once na makalagin ka. And then, punta ka sa options nila. By the way, ang ginagamit ko dito is ang website. Mas preferred ko kasi yung website ng Paymath. Doon ako magsosolve. So, punta ka sa options, punta ka sa math solving. So, ang option, sa options nila, merong mga options dyan niya, genealogy, dashboard, and all. Pero punta ka sa math solving kasi magsosolve tayo. Papakita ko sa inyo kung paano siya magsolve. So, hintayin mo lang si mag-verify siya. Medyo, takes lang siya ng few minutes. So, ang makikita niyo dyan, addition yung sinosolve ko. So, punta ka sa calculator ng AI keyboard. Tapos, magka-calculate ka sa keyboard. And then, automatic mo add doon sa enter your answer and then submit. So, yun. Your answer is correct. You have 1 point. So, automatic yun. Meron ka ng 1 point doon sa sinosolve nating addition. So, next, verifying ulit. Wait tayo ulit sa next na question. I mean, next na equation. Pagkatapos ng addition, then, ano lang siya, mag-change lang siya ng addition, subtraction, multiplication. Yun lang talaga siya. Solve ka lang ng solve until aabot ka ng 1,000. And then, after sa 1,000 is, meron ka ng, magkakapira ka na, I mean, ma-convert na siya into $1. So, after sa next question, hintayin mo yung verifying, and then after sa verifying, magsosolve ka naman ulit. So, next, subtraction na naman tayo. So, AI keyword, keyboard pa rin ang ginagamit natin dito. Sorry, keyboard yung ginagamit natin dito. Okay? Sorry, guys. So, yes, tama na naman yun. 1 point na naman, ma-add na. Makikita niyo siya na add siya dun sa mathematical points natin, di ba? So, next is addition na naman tayo. Then, enter your answer, submit, your answer is correct, you get 1 point. So, hanggang, gagawin mo lang yun ng paulit-ulit hanggang sa dadami yung points mo at ma-convert siya into dollars. So, yun lamang. Makikita niyan sa screen kung paano ko sinosolve gamit si AI keyboard. AI keyboard. Okay? So, yes, yun siya paulit-ulit hanggang sa dumami yung points mo. So, subtraction na naman. So, solve na naman tayo ng subtraction dito. So, pag negative, kailangan mo siyang i-add ang minus before sa number para magkaroon siya ng negative. Okay?
very fine. Paulit-ulit lang talaga siya hanggang sa magkakapera ka dito kay Paymath. Okay? And then, tapos niyan, ipapakita ko rin sa inyo ang pagsosolve ko gamit si floating calculator. Okay? So, yan. Kailangan mo i-open si floating calculator. Yan. And then, balik ka dun sa Paymath website mo. Paymath website yung ginagamit ko dito. Pero pwede nyo rin gamitin si Paymath app. So, yun. Magsosolve ka dun sa floating calculator. Addition to. So, magsosolve ka dun sa floating calculator. Then, enter mo yung answer. Kailangan tama siya, di ba? And then, submit. Yun yan. Submit. Pwede mo siyang ma-move yung floating calculator. Depende kung saan mo siya gustong ilagay. Ako gusto ko siya nasa taas lang. So, ngayon, multiplication na naman yung isosolve natin. 3, 6, 2, 3, 5, 7 multiplied by 6, 7, 6, 9, 6, 6, 9, 7, 9, 7, 3, 1 equals. So yun yung sagot. Kailangan mo yun i-type dun sa answer na option. Yan. Tapos na. Submit. Click mo yung submit after. Yun lang siya, guys. Yun lang yung gagawin mo kay Paymath. Diba? Napakasimple lang talaga at kikita ka na. Ang kailangan mo lang dito ay patience. Patience dahil medyo matagal bago tayo kikita. Pero, ganun naman talaga eh. Kailangan mong maghirap para karoon ka ng, of course, kailangan may tiyaga para may nilaga. Diba? So, yun. Kailangan mo lang magtiyaga, guys. So, pinapakita ko, kailangan mo siyang ma-adjust din yung lighting nung, kung anong gusto mo sa calculator mo. Kung kailangan, gusto mo ba siya na medyo dark masyado or medyo light lang, pwede din yan sa ating floating calculator. Depende yan sa gusto mo. Gusto mo rin siyang lumiit, kaya rin yung lumiit, yung floating calculator. So, kailangan mo siyang i-download. Nandyan din siya sa Play Store. So, yun. Maliit na siya. So, ngayon, ito try natin yung subtraction. So, that's 1, 4, 6, 8, 5, 6, 5. And then subtracted 2, 8, 3, 2, 1, 2, 1. So yun yung sagot. Ita-type mo yan sa answer. And then click submit. Ta-da! Your answer is correct. You get 1 point. So ganun lang talaga siya, guys, hanggang sa dumami yung points mo kay Paymath. So, again, kailangan mo lang talaga dito ng tiyaga at saka effort din. Kailangan natin yan. And pera, of course. Kailangan natin ng pera dito sa Paymath. So, yan. Nagsosolve rin tayo. Yun yung gagawin mo kay Paymath, guys. Ganun lang talaga siya kasimple. So, kung gusto mo na kumita rin or puro lang kayo games ngayong pandemic, why not doing games at the same time kikita ka, diba? So, kung gusto mo sumali sa Paymath, then contact kung sino man yung kakilala mo na nagpo-post kay Paymath or sumali na kay Paymath, magpatulong kayo kung paano sumali. Or you can also contact me directly
comment down below kung ano yung gusto niyong malaman about Paymath. I'm happy to share everything na alam ko kay Paymath based on my experience, okay? So, yun lang guys. Yun lang ngayon ang i-share ko sa inyo. Si Paymath lang muna ngayon. So, ito yung isa sa pinagkakakitaan ko during this pandemic. Makakatulong siya pang groceries or pang pang bayad ng bills. Makakatulong talaga si Paymath guys. So, yun lang muna. Hope you like this video. Please like, and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!